Intellectual property rights. Anong batas ang sumasakop ito kay Mark? Anong RA? Yung intellectual property law. So, ano yung tinatawag na intellectual property? Yung mga properties mo na galing po sa pag-iisip mo. Ano yun? Number one, yung trademark. Ano ba yung trademark? Yung mga logo, mga pangalan, yung titulo ng kanta, yun ang tinatawag na trademark. Ang copyright, ito naman yung mga copyright, yung mga movies, mga music, yung copyright yan. And mga patent, yung mga patent, yung mga inventions. Ibig sabihin, itong lahat ng mga creations galing po sa utak ng isang tao. And kailangan yan protektahan. Kasi ang property, hindi lang naman ang property lupa eh. Hindi lang ang property mga sasakyan, mga mamahaling mga jewelries. Kasama sa properties yung tinatawag na intellectual property. Property na galing po sa creation. Dahil po sa talent ng pag-iisip mo, nakagawa ka ng isang bagay. Intellectual property. Yes, yun yan. Di ba, Kuya Mark, may mga ano nito? Kumbaga, kung meron kang naisip, dapat mo ipare-register sa IPO, di ba? May ganun. So, kailangan ipare-register diyan. Kasi sabi ng batasa, the ownership of a trademark is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. Yun yan. Kuya Mark, namanggit po ninyo ang trademark. Ano bang ibig sabihin nun? Yung trademark, yung pangalan ng tindahan mo, trademark yun. Pangalan ng brand mo, trademark yun. Ibig sabihin, it is a visible sign that distinguishes goods and services of an enterprise. Ano yun? Yung mga logo, yung mga pangalan. Ang trademark, pwede yung pangalan. For example, let's see, Itbulaga. Pangalan. Pwede. That is actually a trademark. Mm. Iba naman yung design. Nakalagay doon na magandang pangalan doon na Itbulaga na pabilog. Pag ano, no? Itbulaga. That is also a trademark. Iba din yun. That's trademark. Ganon? Trademark yun. Yung title, tsaka yung, kumbaga, yung design. Iba yun. Logo is actually a trademark. So iba yung logo. For example, Pinoy Legal Minds. Mm. That is a trademark. Yung logo ng Pinoy Legal Minds is also a trademark. So ibig sabihin, iba yung registration ng logo, iba din yung registration ng pangalan. Aba, ganun pala yun. Oh, yun yan. For example, dito sa program natin, SMNI. SMNI is a brand. Mm. It is a trademark. So pag may kumopya dyan na ginamit yung pangalang SMNI, that is in violation sa Intellectual Property Office. Bakit? Intellectual Property Law. Because SMNI is a trademark. Legal Minds is a trademark. Mm. Itong tubig na Galilee is a trademark. Parang ganun. Ibig sabihin, ang trademark, it is a visible sign. Pwedeng logo, pwedeng pangalan, yung mga pangalan ng mga fast foods. Mga fast food. Let's see, yung pinaka-common. McDonald's. Common. Yan, yeah. That is a trademark. Iba yung pangalan na McDonald's, iba yung nakalagay na M na pagadon, pabilog na M, parang bundok. Mm. That is also a trademark. So pag pinaregister mo yan, Kuya Mark, iba yung registration ng words, tsaka iba rin yung sa logo. Pinoy Legal Minds. Mm. Iba yung pangalang Pinoy Legal Minds. Iba yung logo na Pinoy Legal Minds na may tibangan sa gitna. Di ba? That is a trademark. Yun ang ibig sabihin ng trademark. Sino po ba, Kuya Mark, pwede mag-register ng trademark sa Pilipinas? Ang pwede mag-register ng trademark, pwedeng natural person, pwedeng si Kuya MJ, pwedeng si Kuya Mark, natural person, pwedeng juridical person, mga corporation, like ABC Corporation, Tape Corporation, yan, pwede yan. So, ibig sabihin, pwedeng natural, pwedeng juridical. How about yung mga corporation na wala sa Pilipinas, yung mga foreign corporation? Yes, pwede. Pwede silang magpa-register dito sa Pilipinas, provided that mayroon silang tinatawag na resident agent. Yung resident agent na tumatanggap ng mga notices from the IPO, kailangan nandito sa Pilipinas. Malalim pala itong issue na to kayo, Mark. Yun yan. Masyadong technical, ano? Masyadong technical, but we will make it easy as possible para maintindihan po ng ating mga taong, sa taong bayan, lalo na yung mga common tao ng mga Pilipino. Kaya Mark, ang registration po ba ng trademark sa Pilipinas, gagana ba yan sa abroad? Hindi. Ang registration ng trademark is territorial in nature. Mm. Ibig sabihin, yung registration mo sa Pilipinas, protected ka lang sa Philippine law. So kung gusto mo yung pangalan mo ma-protektahan, for example, in Singapore, in Japan, kailangan magpa-register ka rin doon. Kasi
ang registration of a trademark is territorial in nature. Ba, malupit. May mga tanong na ating mga kababayan, pero bago yan, Kuya Mark, dito muna tayo para hindi maputol yung ating momentum. Yes. Paano malalaman, Kuya Mark, na ikaw ang owner ng trademark? Sabi ng batas, this is a Supreme Court decision, latest jurisprudence. Mm. Ownership of a trademark is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. Ibig sabihin, ang ownership ng trademark, kung sino yung naka-registered. Kasi yung ang we follow the first to file rule. Yun ang batas na ginagamit natin, first to file rule. Ibig sabihin ang trademark hindi yung kung sino unang nag-isip ng pangalan. Hindi yung siya yung owner. Ang owner ng trademark sino yung nagpa-registered sa Bureau of Trademark with the Intellectual Property Office. Yun yan. All right. Ano ang mga certificate? Ano ba yung certificate kay Mark of registration of a trademark? Ang certificate of the registration of a trademark, parang titulo yan ng lupa. Papel yan na proof na ikaw yung owner. Ibig sabihin, yung certificate of registration, it means pag na-issue yan sa'yo ng IPO, valid yung registration mo of the trademark. Second, yung registrant is the owner of the trademark. Ibig sabihin, evidence yan na ikaw yung owner. Ikaw yung may titulo sa pangalan na yan. Ownership of a trademark. And third, pag may certificate of registration ka, ibig sabihin, you have the exclusive right to use that trademark or that brand. So ikaw lang yung may exclusive. Kasi exclusive, walang iba. Kasi ang batas about trademark, yun, parang pag-ibig din to eh. Siloso. Siloso. Exclusive. Nasiingit mo pa talaga. Ano? Tama. Exclusive. Parang exclusively dating. So in trademark, kailangan exclusive use of a brand. Ibig sabihin, kung ikaw yung owner ng brand na yan, kung kinopya ng ibang tao, may criminal or civil liability na yan. Mm-hmm. Gaano ba katagal ko yung Mark ang pagpaparehistro sa trademark? Matagal ho bang proseso yan? Actually, na-try ko yan kasi I tried to register yung pangalan natin, yung Pinoy Legal Minds. Mm. It will take 2 to 3 months. 2 to 3 months lang ang registration dyan as long as walang mag-oppose. Kung walang mag-oppose, pag-apply ka lang dyan, basta walang mag-oppose, it will take 2 to 3 months. But of course, yung certificate of registration, it will take time. Maybe mga 6 months to 1 year, yung certificate ibigay ng IPO sa'yo. But yung pagpa-registered, it will take 2 to 3 months. And ang bayad dyan, nasa mga 1,000 pesos lang to 2,000 pesos. Paano kung may mag-oppose kayo, Mark? At may nagsabi na, uy, amin yan, hindi yan sa inyo. That's why may mga konting hearing yan doon na sa IPO. So, pag i-prove natin kung sino talaga ang... Sabi ng batas, first to file rule. So, sino una nag-file? Siya yung owner. So, Kuya Mark, pag ganyan, matagal ang proseso. Siyempre, pag may mga dispute... May dispute, matagal. Parang kaso yan. Parang titulo yan. Kung sino bang owner ng lupa na yan. Mm. Parang ganon. So, may mga hearing-hearing. Kasi kung may oposisyon, parang titulo yan naghatian kayo yung magkapatid sa lupa na yan. So parang ganun kung may opposition. But normally, sa mga yung mga bagong pangalan, wala naman nag-oppose. Alright. Para palang ang IPO, Intellectual Property Office of the Philippines, IPOFIL, para siyang quasi-judicial din, Kuya Mark? Parang ganun. Parang ganun. With respect sa mga tinatawag na may dispute sa pangalan na sinong owner ng kuan na yan, sinong owner ng pangalan na yan, or logo na yan, or brand na yan. So pag-usapan doon kung sino talagang yung owner.